sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, atin ding ginugunita ang araw na ang ating simbahan, katatapos lang na tayo dineklara bilang pambansang dambana. Ngunit 37 taon ang nakalipas, ang simbahang ito ay itinanghal bilang Basilica Minor, simbahan ng Santo Papa. Kaya nga't ang tahanan ni Jesus sa Sareno ay malapit sa puso ng ating Santo Papa. Pagkilala sa kanyang kadakilaan at sa pananalig ng mga deboto. Kaya patuloy tayong magdiwang sa mga pagkilala, sa mga biyaya na dumadaloy sa simbahan na ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinaluluganiya. Dinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, di pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Dugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, aawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritung Banal. Ipagkalomang ang iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampaalsa para sa pagpapanibago ng sangkatauhan at sa paghuhubog ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ang buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama.
Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo magmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, taligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayo magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsaad kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo doon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyong alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko kanina, ngayong araw na ito, inaalala natin 37 taon ang nakalipas mula nang ideklara ang simbahan ng Quiapo bilang Basilica Minor. Nung Lunes, nagpunta po rito
ang mga obispo ng Pilipinas. At tuwa ang mga deboto, ngayon lang nakakita ng ganong karaming mga obispo, halos 70 obispo, upang italaga, itanghal at ideklara ang simbahan bilang pambansang dambana. Kaya dalawa po, bukod sa parokya ni San Juan Bautista, ang taguri simbahan ng Quiapo, Basilica Minor at pambansang dambana. Ang Basilica Minor ay ibinibigay sa mga simbahang malapit sa puso ng Santo Papa. Kaya nga't makikita ninyo ang sagisag ng Santo Papa. Ang pambansang dambana naman ay pagkilala sa debosyon ng mga tao. Ang lugar na ito ay puntahan. Maraming tao ang nagpupunta rito at bukas, tiyak yan, unang Biyernes ng buwan, aagos uli ang tao papunta dito sa Quiapo. Ngunit bilang dambana, bilang basilika, bilang simbahan, hindi lang ito lugar na tayo'y tinatanggap. Mahalaga po yun. Yun ang unang galaw ang tanggapin tayo. Ngunit ito rin ay lugar ng paghahabilin at pagsugo. Tandaan po natin yun, mga kadeboto. Dito sa Quiapo, tayo'y tinatanggap, ngunit tayo rin ay hinahabilinan at sinusugo. Sa unang pagbasa, narinig natin, naghahabilin si Haring David kay Solomon na kanyang anak. Malapit nang mamatay si Haring David. At nagbibilin siya sa kanyang anak, ang susunod na hari. Anong hinabili niya? Kayamanan? Kapangyarihan? Kasikatan? Hindi. Ang sabi niya sa kanyang anak, sumunod ka sa utos ng Diyos. Huwag na huwag mong kakaligtaan ang ugnayan mo sa Diyos. Sa Ebanghelyo narinig natin, isinusugo din ni Jesus Nazareno ang mga alagad. Kaya nga sinabi niya, huwag kayong masyadong maraming dala. Sapagkat ang habilin niya, ang tangan niyo lagi, ang ugnayan ninyo sa Diyos. Ang tangan ninyo, hindi ang lakas ninyo, hindi ang kagamitan ninyo, hindi ang galing ninyo, kung hindi ang awa ng Diyos. Ito ang inyong bitbit, pagsugo sa inyo. Mga kadeboto, mga kapatid, ito rin ang ating tandaan at ipagdasal. Hindi lang tayo nagpupunta dito sa Quiapo o sa anumang simbahan. Kapag tayo pumunta sa isang simbahan, tayo rin isinusugo ni Jesus Nazareno. Tayo rin hinahabilinan. Hindi nagtatapos sa simbahan ang ating debosyon. Hindi tayo mabait lang kapag nasa loob ng simbahan. Hindi tayo natatakot lang sa Diyos at nag-aalala na kaharap natin ang Diyos sa loob ng simbahan. Paglabas natin, saan man tayo naroroon, kaharap natin ang Diyos. Dala natin ang Diyos. Kasakasama natin ang Diyos. Sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na nagsisimba, ang tunay na Kristiyano, hindi lang tinatanggap sa simbahan, kung hindi isinusugo ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat.
Mahal ko mga kapatid, inanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa ating tugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan na way higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng paging saksi na Jesucristo, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikisa, pag-ibig at pangunawa, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Panginoon Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain, at ipagkalumong ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus, ay makasalong lubusan sa kabanalang laging bumubuhay sa amin at nagdudulot ng kakayanang si Kristo ay tugunin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong nagtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagdigtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Adios lang mga pabanata ang aking kaluluwa sa kanya. Pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan na sa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking buog at ang
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Heleng Mass and Service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Mamaya po tayo, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay nabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kaming mga nagsipakinabang upang pagibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahati ng kaligtasang patuloy na dinudulot sa mga nasa karalitaang pawang iyong unang tinawag na nagmana sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sa simbahan, hindi lang tayo pumupunta at tinatanggap. Tayo din ay hinahabilinan at sinusugo ni Jesus Nazareno upang maging tagapagpahayag at saksi ng mabuting balita. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.